gali-gali-gali mga ka-travel, nandito na naman tayo babalik sa aking channel. So, lumasan nyo naman mga ka-travel sa ating title at saka thumbnail. Ayaw ko na sa open pipe. Ayaw ko na. Bye-bye open pipe, goodbye open pipe. Yes! Ito na yung ulit pamamahalan natin sa ating open pipe. Pero, pili pa naman natin yung mga ka-travel balik. Pero as of now, bye-bye na muna. Dahil ito yung mga rason mga ka-travel. Nagpunta ako dun sa LTO. Hindi na tinatanggap yung open pipe. So sabto siya mga ka-travel, pumunta ako dun. Tapos nag-effort lang ako, nawala na ako na arawan. Lahat ng effort ginawa ako, pumunta dun ng layo pa naman. Mga 90 kilometers back and forth. So in total of 180 kilometers na binahe ko. Tapos wala lang. So alam ko naman talaga mga ka-travel na bawal yan at saka hindi pwede. Pero dati mga ka-travel, diba naka-register naman ako eh. So naka-open tag ako at saka nai-register ko naman. So kaya yun, nag-try ulit ako nung magpapa-register ulit ako. So santo sa hindi na tinanggap ng LTO mga ka-travel. Strict na sila ngayon dahil marami ng taga-region ang andito na sa Northern Samar. So medyo stricto na sila, kaya ayan, back to stock na tayo. So yun yung kwento mga ka-travel ng ano ko, kung bakit ayaw ko na ng open pipe. Pero pwede ko naman mga ka-travel ibalik eh. So nasa akin naman ang desisyon kapag i-restore na natin. Pwede ko naman ibalik itong aking NLK open pipe. Yun nga lang, sa akin na yung liabilities if ever mahuli ako. Hindi naman ako mabiyahe ng outside ano akarman. At saka maingat naman ako kapag bumabiyahe ko na naka-open pipe. So mostly naman bumabiyahe ko Saturday, Sunday at saka wala naman yung mga LTO. Pero ngayon mga ka-travel, magbabago na ako. Ito na, back to stock na tayo. Kahit Sunday, Saturday pa tayo babiyahe, ano na tayo, maging responsable na tayo na rider. So yung gagawin natin yung mga ka-travel, papagandahin natin itong stock pipe natin. Medyo kinakalawang na kasi. Ayan. So, nag-usap na kami doon ng mekaniko kung ano yung gagawin nila nito. So, papagandahin natin, papakinisin kasi medyo kinakalawang na siya. Ayan. Diba? So, i-update ko na lang kayo mga ka-travel kapag nandun na tayo sa mekaniko kung ano yung gagawin nila dito. At saka mga ka-travel, ano, papalitan na rin natin ng chinset. Ayan. So, pagdating sa chinset mga ka-travel, SSS versus Osaki. Yung recommended ko ay yung Osaki. Mura na, matagal pa. So, last 12,000 odometer mga ka-travel, Osaki na ako. Tapos, 32,000 na. Ayan, gumagana pa rin. Well performing pa rin yung Osaki, ang ingay ng motor. So, kung bibili kayo, go for Osaki. So, yung SSS, mahal na nga, hindi pa maganda ang quality. So, sa ano lang siya, sa tatak lang na sikat siya na SSS. Pero, sa in the long run, mas maganda si Osaki. So, ayan, marami na tayong satsat mga ka-travel. So, bago yan mga ka-travel, shoutout muna sa bago nating kaibigan na bumili ng Yamaha NMAX. Ito siya. Ayan. So nakalimutan ko bro yung pangalan mo. Tsaka shoutout kay Buddy Gerald. Ayan siya sa picture mga ka-travel. So ayan. Papagandahin natin ito mga ka-travel. Para anytime makaalis na tayo. Tsaka makarehistro na tayo ng ating registration ng motor. Dahil mga ka-travel, atin natin lang to. 3 months expired na tayo. Hindi ko na malayan, 3 months expired na tayo. Since December. December, January, February. Ayan, i-update ko rin kayo mga ka-travel kung ano yung mga babayaran natin. Kung magkano kapag isang buwan. Pero tinanong ko dun mga ka-travel sa LTO, ang sabi, ano daw, 160 pesos per year. So kahit sana, magparehistro ako, magparenew ng registration ng aking motor, kahit sa November na, 160 lang din daw yung babayaran. So, ayoko naman ng mga ganyan eh, na bumubiyahe ka na
expired yung registration mo. So, kapag mauli ka, delikado. So, ayun mga ka-travel, i-update ko kayo doon. At saka, kita-kits na lang mamaya. So, andito na tayo mga ka-travel. So, ito yung ginamit natin. High temp spray paint. So, ito yung matibay mga ka-travel sa mga maiinit. Kasi high temp siya eh. Pang high temperature. Yung pang mainita na talaga. Tapos, ito na nga mga ka-travel. Ayan na. Ayan. Tapos ito yung gamit namin na Delia. 150 yung ano. So sayang hindi ko nakita yung pagdilia nila. So tatapusin namin ito mga ka-travel hanggang dito. Ayan, yan, yan, yan. Tatapusin namin dito. Bukas pa yan mga ka-travel matapos. Ayan. Pinamadali. So hindi pa ito ngayon mga ka-travel matatapos dahil yun na nga. Papaano yan pa yan, papatuyuin. Pagtuyo na talaga, yun na, gagamitin na natin. Ipapalitan natin sa open pipe natin. Tsaka yung open pipe ko mga ka-travel, ibibinta ko na yan. Para, ano na, goodbye open pipe na tayo. Kung walang bumili, dyan lang sa atin, pang new year natin. So sige mga ka-travel, sa ano na lang natin, i-update ko na lang ulit kayo. So ito yung gamit namin, oh. High temp boost ni spray paint. Ayan. Tapos itong ano liha 150. Ayan. So update na lang ulit tayo. So hi, ito na tayo mga ka-travel, kagising pa lang natin. So ngayon mga ka-travel, papalitan na natin yung ating open pipe. Ayan, yung pin pipe natin ay NLK. Sold na to kay sir. At saka, ito na yung ating stock. Ayan. Yung stock natin. So, yung ipapalit natin mga ka-travel na kadina is ito. SSS chinset. So, nabili ko na to dati eh. So, 1.8 yung kabili ko na to. Tapos yung shipping, mga pumapatak mga 2.1. Ayan. So kung ako ang sasabihin nyo, ano ba ang pipiliin ko na kadena or chin set? So o sa akin nga ba or itong SSS? So in my experience mga ka-travel, yes, in my experience, doon na kayo sa Osaki chin set. Ako kasi mga ka-travel, nabili ko na to eh. Nung mga 15,000 odometer pa lang yung ano ko, yung RS. Para may reserva eh. Ganyan kasi ako eh. Kailangan ko talaga na may reserva. If in case na masira or ano lang, may papalit ka agad ako. So ako next mga ka-travel, yung bibilin ko is Osaki na ulit. Mas mura pa na mga nasa 1-2 lang yan. Tapos shipping. Sa Lazada, available yan sa Lazada tsaka Shopee. Yung Osaki chinset. Mas maganda siya, mas matibay siya, mas mura siya kumpara sa SSS chinset. So yung SSS chinset mga ka-travel, matak lang mga 11,000 lang ang odometer. Samantala ito ngayon mga ka-travel, grabe, mga 20,000 plus na yung tinakbo. Pero papalitan ko na kasi yun na nga, kinakalawang na. Pero in good performance pa siya mga ka-travel. In good performance pa siya. No, ito, yan o, kinakalawang na siya mga ka-travel. So kailangan ng palitan talaga eh. Ang pangit ng tingnan. Pero good performance pa siya mga ka-travel. As in good na good pa siya. So suggest ko lang, bibili kayo SSS versus Osaki, doon na kayo sa Osaki. So ito na mga ka-travel, palitan natin. Papalitan natin makara renew na ulit tayo ng registration nitong ating motor. So 3 months expired mga ka-travel. 3 months expired. So, ayan mga ka-travel, install lang namin. Tsaka, mamaya, soundcheck natin ulit yung ating stock na open pipe. Ayan o. Oh. Ayan. Kaya nga pala, boss. Ayan o. Oh. Ayan na. May pound doon, sapa doon. Ang butangan. Sa bobos yung sapa. Ayan o, pagkuhan o. Oh. Ayan. Kintab na mga ka-travel. SSS. So yung size nito mga ka-travel is 1442 din ha. Kalimutan ko kanina sabihin.
1442 din yung size nito. Mas maganda kasi mga travel yung 1442, 428. Kasi yung 6 gear, malakas pa talaga. Unlike sa 1543 yung stock. Parang yung 6 gear parang nakawala na ng lakas. Ayan. Ito yung magiging doon sa engine sprocket. Tapos ito naman dito. Yan, i-install lang namin mga ka-travel. I-install lang ah. I-install lang namin. May napansin lang pala ako mga ka-travel. Itong mga pusa talaga oh. Ayan oh. Kabago-bagong linis. Tapos ano ng pusa kapag gabi. Pag mauli ko yan mga ka-travel. Nagot niya sa akin. Sorry mga ka-travel. Tamahan ko na yung pusay dati. Binato ng anong chinelas. Tapos parang nahilo siya. Takot din ako eh. Ayun na. Change it. Sa akin matiba yan mga ka-travel. Trusted ko yan eh. Trusted. So alam ko itong SSS. Abot lang siya ng 10,000 odo. So meron na tayong odometer na 32 ata, 32. Ayan, 32,000. So abot siya ng 10,000 odometer, so mga 42,000. Alam ko masisira na yan. Yung pangit na yung tunog niya, yung parang maingay na masyado. Hindi na mga master yung brake pad kung okay pa. Kapal pa yung brake pad, no? So ito na tayo mga ka-travel, natapos na natin i-install yung ating SSS. Ayan. 1442, 428. Ang ganda niya mga ka-travel. Pero mas mababa yung kanyang quality kumpara sa Osaki. Yes, probin ko na yan mga ka-travel. So 10,000 odo lang yan yung matatakbo niya. Tapos ito naman mga ka-travel. Aray. Ito naman mga ka-travel yung ano natin, yung stock matambutso. Ayan. Ayan na siya. Installed na. Okay na. So mga ka-travel, nanibago ako sa tunog niya eh. So ano natin mamaya mga ka-travel, test sound. Tsaka ito na mga ka-travel yung ibibinta ko. Ayan na, sold na to mga ka-travel. Sold na yan. Kumplito yan, pati ito. Kumplito lahat yan. Walang labis, walang kulang. So ito na mga ka-travel. Eh ano na natin eh ano ba to? Sound test na natin. Ano to? Sound test. So ito mga ka-travel, eh may ano pala ako. Kasi inano namin kanina kasi mga ka-travel kinarwas yung ano yung mga oil na naka-stack doon sa may engine sprocket. Kaya andito pa ako. So ayan mga ka-travel oh. May nibaga ko mga ka-travel sa tunog. Ayan o. May nibaga ko, promise mga ka-travel. May nibaga ko. Dati kasi mga ka-travel, pag open ko, malakas talaga eh. Pero ngayon mga ka-travel, may nibaga ako. Pero masanay din ako nito. So back to stock na ako ngayon mga ka-travel. Pero okay naman. So kumusta nga ba mga ka-travel yung high temp na boost ni? So super mga ka-travel. Ang ganda niya. Pang ano talaga siya mga ka-travel sa init. Ayan siya. Hindi siya nag-fade ka agad yung high temp na boost niya. Ayan. So, ayan mga ka-travel. Back to stock na tayo. So, yun lang mga ka-travel. Sana may natutunan kayo ngayon sa video na to. Basta pagdating sa chinset mga ka-travel, mas maganda si Osaki chinset. Mas matagal yung kanyang lifetime at saka maganda din ang performance. So sa ano na, sa open pipe, di na ako mag open pipe, back to stock na ako. Or kung may ibang ano, open pipe na apido, yan yung ano natin, yan yung bibili natin ng bago. Sa kaya na mga travel, good news na tayo, makaka-restore na ulit tayo ng ating motor. Hi! Mare-restore na natin. So, kita-kisa lang mga travel sa registration ng ano, ng aking motor at saka ikukwento ko sa inyo kung magkano yung ating bayad sa next video na yun mga ka-travel, if ever na makapagpa-restore ako sa next video na. So ayan mga ka-travel, shoutout muna kay sir na bumili ng ating ano, ating
ating open pipe. Ito siya mga travel. So nag-uusap kami. So ilalagay ko siya dyan mga travel sa ilalim. So ito siya mga travel. Screenshot ko na kahapon. Ayan, shoutout kay ano, Kinik Dulos Mania. So yung ginamit niya na account ay yung kanyang ano yan, Mrs. Ata or girlfriend. So solid vlog doon eh, daming matutunan siya daw kami ni Dulos Mania ayos on 50 labo. So ayan, shoutout Sir Kinik Dulos Mania. Saka shoutout ka din para mga kami sa mekaniko ko na punta pa talaga dito sa amin. So shoutout sa mga kami. So shoutout din sa lahat ng mga taga-panood ko na natagalan tayo ng upload. So pasensya na. Nabisi tayo sa ating mga. Tsaka shoutout sa mga group of motovloggers at saka sa lahat ng aking mga subscribers. Sa lahat. Shoutout sa inyo. Love you all mga ka-travel. Love you all. Thank you for supporting my channel.